welcome to Madam P TV. So this is me, Madam P, at ito ang ating reading for water sign. Wait lang. So anyway, basta kayo dyan, mga kasaltik. Ayan. First of all, gusto ko humingi na sorry kasi hindi ako masyado nakapag-reading ngayon dahil, you know, medyo naging busy ako and nagbago ako ng time. So medyo madaling araw ako ngayon nagre-reading and kailangan mag, alam mo yan, yung body alarm ko ba? Medyo na iba. Yes, may pa-body alarm. And mahirap tumawa ng madaling araw. So kailangan ko masanay doon. Kailangan ko, bigyan niyo ako ng lakas. Mag-comment naman kayo dyan sa baba para ganahan naman ako mag-reading, you know. And yeah, let's start your reading. Tama na yung hanas mo. This is for water sign. Basta halik, sorry na ako. And yeah, pa-subscribe na lang sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan. Alam mo na yon. Kung may kasaltik, kung kasaltik ka rin at wala ka sa katinuan, alam mo na, like mo at subscribe mo to itong ating channel. Pero kung nasa katinuan ka, doon ka sa isang channel natin kasi yon, may katinuan yon. Check mo na lang dyan sa description box. Kung gusto mo magpa-personal reading, andyan din ang details. Yeah. Kung bakit ako may bunot sa ulo, hindi ko din alam, pero ginusto ko to. Okay? Ano to? Ba't ang dami? We cover the Empress. In fairness, ang dami ang may gusto sa'yo. Taray! Ganda! Iba sa inyo ang gaganda, o ang pogi mo, or feeling mo lang, pero kahit papano, marami ang talaga nakakagusto, tumahanga sa'yo. With the King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, energy, kaya lang mautak ka. Tsaka hindi ka basta-basta pumapatol sa iba. Okay? Iba sa inyo, pwedeng may relationship or karelasyon ka na, pwede rin namang wala. Maybe this is a friendly energy. Pero masaya ka na kung ano yung mga meron ka dito. With the hover the Ten of Pentacles, I really like this kasi yung pagdating sa money, nag-work out itong finances mo para sa'yo. Alam mo yun, wala masyado nangungutang. Kung meron man, hindi mo naman napapautang kasi the time na mag-uutang sila, wala kang pera. Kaya nito-nito lang. Dahil natanggihan mo sila, nakikita natin na parang natauhan na itong mga to, hindi na masyado nag-uutangan. Hindi kinalaman sa utang. Ano yon? But anyway, kahit pa paano, finances mo is nag-work out para sa'yo dahil doon. Diba? Parang, minsan binibigay talaga yung ganung pagkakataon para matutunan mo naman tumanggi. Kasi yung iba sa inyo, masyado kang bigay na bigay. Masyado ko naman bait. Sige, bigyan natin ng leksyon itong mga to. So pag naman, pag nangangailangan sila, ito yung time na wala ka rin. Kasi para wala ka maibigay sa kanila. Talagang as in, wala nga nga ganun. Tapos ang ending, ayun. Pag hindi na nila kailangan, tsaka kabuhay na buhay ang dami mong pera. O diba, kaya nag-work out para sa'yo ang finances mo. Ano yun? Anyway, sino ba itong person na kakonnect mo pagdating sa love? O yung iba sa inyo, talaga lang natutunan mong pabayaan sila. Hindi naman pabayaan, pero kasi hello, kailangan, deserve mo naman yun. Sarili mo, kumbaga deserve mo rin tumanggi paminsan-minsan. So, energy ng person na kakonnect mo pagdating sa love. Energy ng person mo pagdating sa love. For water sign, please. May offer yung person mo sa'yo. The Knight of Pentacles. Ba't di mo tinatanggap yung offer? Yung iba sa inyo, ito yung potential na tao magpasaya sa'yo with the sun. Like talaga, ganun. Hindi na basta magpapasaya, magpapaligaya pa. O tas kaya lang ayaw mo. Ang taray mo. May palaman-laman kang ganyan. May pagtanggi. With the Four of Cups, pwedeng tinanggihan mo siya. Pwedeng hindi ka masyadong sure sa offer niya. Pero nakakita tayo ng offer ng happiness dito. Makakapagpasaya sa'yo dito sa taong to. Dahil hindi mo natanggap yung offer niya, nakikita natin ang pag-iwas at paglayo niya sa'yo. Ano ba ang gusto na nangyari? Bakit may ina-accept si offer ng person na sayang yon? Pwedeng humantong pa yan sa offer ng stability with the Four of Wands, marriage yan. At saka talagang kasal-kasalan or kaya ano, pagsasama yan. So serious yung person mo, seryoso siya sa'yo. Kasi hindi siya mag-offer sa'yo kung hindi talaga siya seryoso. Ano mo yun? Lalo na kung ginagastosan ka nito person, hindi siya gagastos kung hindi ka talaga niya gusto. Gets mo yun? Diba?
sayang naman. Ano nasa isip mo regarding your person? King of Pentacles. Wala ka talagang pakialam. The Emperor is here. At the bottom of the ring. Hindi ka pakialam mo talaga pera. Sarili mo yan. Yun yung focus mo. Ano na? Ito yung energy ng mga tumatandang binata. Tumatandang binata dalaga eh. Strength card is here. O yan, talaga nga matigas ka dito. Feeling mo, yung iba sa inyo, kasi hindi ka naman kinikilig. Yung parang feeling mo, may offer nga siya, hindi ko naman siya gusto. May offer nga siya, hindi naman ako kinikilig sa kanya. Tsaka hello, para kami Beauty and the Beast. Untara, isa part na Beauty and the Beast, ha? Pero, yun nga, yung parang, okay lang naman sa'yo i-accept si offer kung talagang nararamdaman mo, nakatanggap-tanggap, pero hindi talaga katanggap-tanggap. Ano bang part ng mukha niya ang hindi katanggap-tanggap para sa'yo? Ang taray mo sa part. Well, anyway, or yung iba sa'yo, may mga priorities ka lang. Ano na sa isip at emotions sa person ito para sa'yo? Nine of Cups, ikaw talaga pangarap niya. Ayan, oo. Deal or no deal. Nakakita ko ng person na deal or no deal. Anong deal or no deal? Seven of Cups is here. Oh, there's a lot of cups. Ayan, Cancer, Scorpio, Pisces. Ano yung talaga mahal ko nito? Pangarap ko. Alam mo yung energy niya. Pangarap kita. Gusto kita. Eight of Wands. Ba't ba napakasailan mo? Yung totoo. Iba sa inyo, may karapatan ako magselan kasi ang mahal-mahal ng ginagastos ko sa katawan ko para gumanda. Iba sa inyo, nagugluta tayo. O yung hindi man ganun, pero yung pwedeng ano ah, oh, pwedeng 3 times ka maligo. Tapos magsasettle lang ako sa hindi ko gusto. Hello! Ah, mahal-mahal magpaganda. Tapos sa'yo lang, yung iba sa inyo ganun. Well, tama ka naman doon. Pero, pero kung nasa age ka na, ito na yung time na no choice na, tanggapin mo na. Pero kung wala ka pa naman sa edad, bata ka pa naman, sige lang push. Pero kung medyo may edad ka na and you feel like baka maubusan ka na, wala ka ng choice, anong gagawin mo? Ito na yung taong magbibigay ng lifetime sa'yo, alam mo yun, forever, gano'n. Tapos, nag-iisip ka pa, alam mo yun. Okay lang yun kung marami ka pang choices. Pero kung wala kang choices, utang na loob. Sayang. What will happen in the near future for you and this person? In fairness naman sa'yo in the near future, meron ka pang other choice with the Two of Swords. Yun ang maganda doon. Kaya pwedeng mag- dahil doon sa other choice na yun, ito magdulot ng kalungkutan dito sa person na ito kasi mababaliwala itong paghihintay niya with the Hanged Man. O, di ba? Mababaliwala yung paghihintay niya kasi meron pa namang iba dyan. Parang, hello, sa ganda ko to. Kahit may edad na ako, yung iba sa inyo, nakaka- may asim pa. O, gusto ko yung part na may asim pa. O, di anyway, with the Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, energy yan. Very challenging. Ang pinaka-challenging sa'yo in the near future is kung paano tatanggapin itong person nito kasi hindi talaga siya katanggap-tanggap. So, ang energy is with the Page of Swords, yeah. You're living your life to the fullest, Page of Cups. Sabihin na natin masyadong immature kapag dating sa love, pero yan na naman talaga yan. Hindi ko nagmamadali. Knight of Wands is here. Aries, Leo, Sagittarius, energy. You're walking away dito sa person na ito kasi may iba pa. May iba pang choices dito. Antara, ganda haba ng hair. I love you all and babush.